Sa ngayon, si Dwight Howard nasa Pilipinas at nagre-ready para sa Dubai International Tournament na mangyayari sa January 19 hanggang January 28. So hindi ko lang sigurado kung PH time yan. Kasama niya si Andre Roberson at itong si Andre Blatch. Open sa media si Dwight Howard, lalo na dun sa height limit sa PBA. So sa malamang nababasa nyo na yon at napapanood. So ito lang, credit lang dito para kay Idol Snow dahil doon ko kinuha yung statement ni Governor Delta Pineda. Kung gustong lumaro ni Dwight Howard sa PBA, then gagawa ng paraan. Make it happen para sa mga fans, sa liga at para na rin sa team. Kung gusto kasi niyang lumaro para sa Converge, maganda sa team yon dahil merong ex-NBA player na maglalaro at promotion din yon para sa kanila. Kaya malaking bagay talaga. Nung sinukat si Dwight Howard na base sa PBA standard, nasa 6'8 ang height niya na walang sapatos. Yung 6'10 kasi base yun sa NBA na may sapatos. Base din kay Governor, kapag binago pa ng PBA ang height limit sa 6'7, iba na yun. Sinabi rin ni Governor na hindi naman siguro gagawin ng PBA na baguhin pa yung height limit dahil nga may rumors dun kung bakit nila binago mula 6'10 hanggang 6'9. At isa pa, kung maglalaro nga lang din itong si Howard, meron ding salary cap na $20,000 per month. Galing si Dwight sa $1 million na kontrata sa Taiwan. Nasa mahigit 55 million pesos yun sa isang taon. So tinalo niya yung to the moon na kontrata. Ito naman siguro kay Howard kung sakaling ganun ang ibigay sa kanya, to the Mars. Ilang buwan din siya naglaro sa Taiwan. Umalis lang siya doon dahil nga nag-request ng 65% cut ang team niya. Si Howard nagtatry pa rin na makapasok sa NBA bago siya mag-retire. At ito lang din yan, nadala nila si Dwight Howard dito sa Pilipinas para maglaro. Kasama pa si Andre Roberson at si Andre Blatch. Sino pa kaya ang kaya nilang dalhin? Marami na rin kasing former NBA players ang naglaro sa Pilipinas or sa PBA bilang import. Yung iba pa doon, former top pick. So hindi ko na lang inabot yung 2000 pababa hanggang 80s. Pero yung naalala ko dating naging balita talaga na isang Hall of Famer na maglalaro di umano bilang import dito sa PBA ay si Karl Malone para naman sa team ng Red Bull Baraco noong 2008. So naalala ko dati nito, wala na si Enrico at si Lordy Togade sa Red Bull noon. Parang si Coach Topic Robinson nakalipat na rin ng ibang team papuntang Pure Foods ata. Sa balita rin na yon, nakikipag-negotiate ang Red Bull kay Karl Malone para maging import sa PBA. Ang isang tining ng angulo doon, retired na si Malone at yung asawa niya, isang Pilipina. So hindi ko lang maalala kung sa GMA 7 or sa ABS binalita to, pero pinalabas to dati. So medyo napapaghalata ng konti yung edad. Ang nakita ko lang talagang clip dito, yung news online, kasi ang tagal na noon, 2008 pa. Nung time din na yon, dalawang conference pa lang sa PBA. Ito yung time pa ata ni Commissioner Nolly Ayala. Ang All Filipino at yung isa pa, Fiesta Conference. Sinabi kasi noong una, ginagawa lang promotion ng PBA yung report na kukunin na import si Karl Malone ng Red Bull. Ang sinabi naman noon ng representative ng Red Bull, seryoso silang makuha si Mailman bilang import. At nung time din na yon, 4 na taon nang retire si Malone sa NBA at nasa 44 going 45 years old na siya. Nung nag-retire si Karl Malone, dito pumasok si Dwight Howard noong 2004. Ang sinabi naman noon ng isang insider ay long shot na makuha si Malone out of retirement para sa maliit na pera na bibiyahe pa siya halfway around the world. Kaya noon, sinabing publicity stunt ang report na yon na maglalaro si Karl Malone sa PBA bilang import. Ngayon naman, si Dwight Howard na yung lumalapit na maglaro dito. Isa siguro sa linya ng Hall of Fame status na katulad ni Karl Malone. So, bibihira yun. So, ang Taiwan, tinatawag ngayon sa US na alternative sa NBA pati na rin sa CBA. Kaya naman dalhin dito si Dwight Howard. Yun nga lang, kung talaga makakapaglaro siya. At hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.